Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga clamshell grab namin dito sa barko. Dahil sinabihan ako ni Chipmate na baka pwede daw i-drain yung tubig na pumapatak dito sa grab. At dahil nga soya ang aming kargada at posible rin na gamitin ang aming mga grab sa barko, kung kaya upang makaiwas sa pagkabasa ng aming kargada, ay kailangang ma-drain ito at malinisan na kaagad. Lalo pa't malapit na kami sa puerto ng Vietnam. At sa video na ito mga kamismo ay ipapakita ko sa inyo kung paano yung way ng paglilinis namin. At kung ano nga bang dahilan kung bakit nagkakatubig ito. Kung gusto nyo yung mga ganitong video ay tapusin nyo hanggang dulo. At sa dulo ng aking video ay lagi ako nag-iiwan ng mga mensahe na galing sa mga batikang manunula. At bago tayo magsimula, shoutout muna sa aking kaibigang si Noriel Jan na nakasakay ngayon sa barko din pero container siya. Happy viewing sa'yo pali ko at ingat palagi. So wag na natin patagalin pa, let's go! Of the crane. Right now, we are draining the water inside the grub. As you can see, look up in the sky, it's a bird. Yun oh, napakarami. Nandito kami ngayon sa karagatan ng Vietnam. At kami ay underway. Napakaraming mga fishing boat. Yan oh, kitang-kita naman. Walang halong magic yan, mga kamisi. Alright, yes. Malapit na mag-break time. Pero nandito pa rin kami. Still working. Dahil pinapaspasan namin para marami kaming matapos. At ayan na nga mga kamismo, niluwagan namin yung mga tornilyo. Dahil hindi na kayang sundutin ito. Sa pinakailalim kasi ng grab mga kamismo ay merong yang maliliit na butas para sa drain na punong-puno na ngayon ng coal na baraduhan na ito. Hindi lang coal, meron ding limestone, iba't ibang kargada mga kamismo. Isang dahilan kaya yung tubig ulan, basyada, ay naipon na sa mismong loob ng grab. Kaya no choice, kailangan na itong baklasin. At sa pagbabaklas nito mga kamismo ay may dala lang kaming impact wrench tsaka liabe. Nagdala na din syempre ng scraper upang mabilis na kudkurin yung namuong kargada dito sa loob ng grab. Ayan no, kitang kita naman na sobrang kapal ng dumi at maaaring mag-cause ito ng malaking problema kapag hindi ito naagapan. At sa mga kapwa ko electrician sa barko, baka magtaka kayo bakit ko nilininisan ito dahil wala na nga ito sa job description ko. Pero tulong na lang din ito sa mga kaibigan natin sa kubyerta. Kung may free time naman, 'di ba? Bakit hindi? Sa buhay barko naman, sa pagiging seaman, kailangan tulungan lang din naman. At saka yung mga ganito, mga maliliit na bagay lang 'to. Katunayan nga niyan ay hindi namin natapos ito. Nakadalawa lang kami ni number 1 dahil may schedule kami ng bunot ng piston. Alam niyo naman, pagka bunot piston, full blast doon at paspasan ng trabaho. Kaya yung mga kaibigan na lang natin sa kubyerta yung tumapos nito. At dyan sa itaas mga kamismo, dyan pinapasok ng tubig ulan. At dahil nga napuno na ng kargada yung loob ng grab, naimbak nang naimbak yung tubig dito. At kung minsan pa nga pinapasok din yung box ng aking mga controller dyan sa may gilid. Kaya delikado rin talaga na iwan yung mga PCB board dyan, mga battery, yung mga controller, lalong lalo na kung di naman ito gagamitin. Kaya ako, tinatanggal ko ito, plug and play naman yun. Kapag meron ng abiso na gagamitin talaga yung grab, dun ko palang ito i-install. Tsaka kapag malapit na kami sa port, dahil iwas basa na yun mga kamismo. Mahirap na, baka mabasa, masira pa, napakamahal pa naman nun. At dito pala sa mga bulk mga kamismo ay mas magaan ang trabaho ng electrician kesa sa mga container vessel. Kung minsan nga pagka seswertihin eh hindi yung grab ng barko namin yung ginagamit. Katulad ng nakikita nyo sa ngayon yung kulay blue na yan ng mga grab crane. Ayan yung mga grab crane ng port. Isa lang ibig sabihin yan mga kamismo. Hindi ako mapupuyat. Yung mga crane kasi namin dito sa barko mga kamismo, kapag ito yung ginamit sa port ay kailangan itong tutukan. Dahil kung minsan ay na-overwork yung mga crane or yung mga grab, kinakailangan itong i-bleeding, i-recondition. Kung minsan nagkakaroon ng leaking ng langis, ayaw magsara ng grab, nauubusan ng battery charge. Kaya ayun yung nagiging dahilan kaya napupuyat ako every time na nasa port
at gamit-gamit ang aming mga grab sa barko. Automatic kasi yan mga kamismo, every time na magkaroon ng trouble sa electrical or sa mga grab namin, sa crane, electrician yung tatawagin agad. At kung naku-curious kayo kung ano nga ba yung common na trouble sa crane tsaka sa mga grab, nagawan ko na ito ng video, ilagay ko na lang sa comment section yung link ng mga video. At ang nakikita ko sigurong disadvantage naman dito sa bulk, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang sa pagiging electrician, ay kapag dito ka sumakay ay solo ka lang. Ang ibig kong sabihin ay solo electrician ka lang, wala kang assistant, hindi tulad sa container na meron kang assistant electrician dun. O kung magsisimula ka pa lang, ikaw yung cadet electrician or assistant electrician, then meron kang ETO or electrotechnical officer. Dahil nga siguro sa matrabaho doon, kaya merong mga ganun. Sa sahod naman, hindi naman doble yung layo. Kung halimbawa, sumasahod kami dito sa bulk ng 3,500 to 4,500 pesos. Sa container naman, siguro sumasahod sila doon ng 4,000 to 6,000 pesos. At kung interesado kayo na sumakay sa container, pwede kayong manood kay Lucky Jake tsaka kay Kaleki kasi more in container yung mga sinasakyan nung mga yon. Marami kayong matututunan dun mga kamismo. At tulad ng iba ay natututo din ako sa kanila. Kaya shoutout sa inyo mga sir. Ako naman kasi mga kamismo ay pang bulk naman na may konting motivational message. Dahil wala rin akong balak na magtagal dito sa barko mga kamismo. Dahil mas gusto ko na makasama ang aking pamilya dyan sa Pilipinas. Kung kaya sabay-sabay tayong matuto at maging successful balang araw. Ang isishare ko sa inyo mga kamismo ang pinagkaiba ng goal at ng system. Dahil ang sabi ng mga eksperto ay huwag daw mag-focus sa goal. Dahil ang kailangan daw gawin ay maging process oriented, maging consistent sa proseso hanggang sa unti-unti nating makamit ang ating mga goal sa buhay. Halimbawa na lang ito mga kamismo, kasalukuyang ka nanonood ng video ko at naisipan mong maging seaman balang araw. At dahil sa napanood mo ay namotivate ka na mag-seaman. Kaya nadagdagan ngayon yung goal mo sa buhay na balang araw ay gusto mong maging seaman. So kinabukasan nanood ka ulit ng video ko. Kaya lang medyo na-late ka nga lang sa panonood dahil busy ka. At lumipas yung mga araw, hindi ka na nakakapanood at nawala na rin yung pagiging motivated mo. In short ay pinanghinaan ka na ng loob na feeling mo ay napakalayo mo sa goal mo at hinding-hindi mo ito makukuha. Kaya ang ending ay burado na yung goal mo. Pero kung ikaw ay system oriented at naniniwala sa proseso na para maging isang seaman ay kailangan mo munang mag-research, manood ng iba't ibang video na galing sa mga iba't ibang vlogger na tungkol sa pagbabarko o kaya magtanong sa mga kakilalang mga seaman hanggang sa unti-unti ka ng mag-training ng mga kailangan. At dahil nga naniniwala ka sa proseso na kailangan mong gumastos, mag-training, kahit na dumating yung point na ma-demotivate ka o motivated ka, still continuous ka pa din sa process. Dahil alam mo sa sarili mo na ito yung kailangan gawin para matupad mo yung goal mo. Maging consistent lang kayo mga kamismo. Ika nga nila sa quote, consistency is the key. If you can't be consistent, then you can't be anything. Lahat ng mga seaman mga kamismo ay hindi biro ang pinagdaanan para makasampa. Lalong-lalo na sa tulad ko na walang baker. Pero dahil naniwala ako sa proseso na kailangan kong mag-aral, gagastos ako, magte-training ako, uubos ako ng oras. Pero hindi basta-basta uubos ng oras dahil matututo naman, mag-a-apply ng mag-a-apply, mare-reject, at kung ano-ano pang mga pagsubok na dadaan. Pero ang lahat ng yan, mga kamismo, ay akin naman na pagtagumpayan. Dahil naniniwala ako sa proseso, naniwala ako sa sarili kong kakayahan. Dumating din sa point na pinanginaan ako ng loob pero akin lang binalikan ang mga dahilan kung bakit ko nga ba ito ginagawa para maihahon ang aking pamilya sa kahirapan. At last, syempre, naniwala ako sa ating Panginoong Diyos. At wala nang iba pa mga kamismo na dapat nyong panghawakan. Kung kaya, ano pang hinihintay nyo? Kilos na, unti-unti nyo na yung proseso. Ituloy nyo lang ng ituloy hanggang sa magulat na lang kayo nandyan na kayo sa goal ninyo. At kung nagustuhan nyo mga kamismo yung video na ito, ay bigyan nyo naman ng like, share nyo na din. At si El mismo na ang bahalang tumapos niyan. Pasok! So, paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Shoutout sa inyo lahat. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong i-release na video. Paano ba yan? Bye!